Nanakaw lang ni Toby ang wallet ng isang mayaman. Ngunit pagkatapos ay itinapon niya ang bag ng pera sa lupa. Tinapik niya ang balikat ng tao at sinabing nahulog sa lupa ang supot ng pera. Diyos ko, napakaswerte. Ang hukom, upang ipakita ang kanyang pasasalamat, ay naglabas ng US dollars 100 bill. Pero hindi niya inaasahan na nakatalikod lang pala si Toby. Agad niyang ibinigay ang pera sa katabi niyang pulubi. Pagkatapos ay nagpasya siyang umalis. Magnanakaw pala si Toby. Kahit anong lock sa Gotham City, madali niya itong mabuksan. Madalas niyang pasukin ang mga bahay ng mayayaman. Ngunit wala siyang kinuhang anumang halaga. Naiwan lang niya sa dingding ang apat na malalaking letrang I can be one. Kaya sa network ng Toby mayroong daan-daang libong mga tagahanga. Ang kahirapan ay patuloy na nadagdagan sa pagkakataong ito ay naghamon siya sa malaking mansyon ng hukom. Una mong ikonekta ang kanyang wifi sa bahay at pagkatapos ay patayin ang sistema ng kamera. Nang mahanap ni Toby ang tamang lugar para simulan ang paggawa, may tunog na nagmumula sa basement. Kasabay nito, natuklasan ni George na naka-off ang network ng kamera ng bahay. Nagmamadali siyang nagmaneho pa uwi. Biglang natuklasan ni Toby na nangungulekta si George ng maraming kakaibang tool. Marami rin siyang larawan ng mga binata. Hinala niya na may nakagigimbal na sikreto sa mansyon. Dahil dito, sa likod ng dingding ng kusina, natuklasan niya ang isang lihim na pinto. Sa pamamagitan ng binokular ng pinto, ay nakita niya. Nagpasya si Toby na mabilis na umatras. Sa sandaling ito, biglang bumukas ang mga ilaw sa itaas. Si George ang nagbalik. Lumingalinga siya sa paligid at natuklasan niyang walang nawala sa bahay. Akala niya may problema sa camera system. Ngunit nang si George ay nagkataong nagtaas ng ulo. Natuklasan niya na ang pagpinta sa dingding ay nakatagilid na naman. Paano ito sa wakas? Sinamantala ni Toby ang pagkakataong dumaan sa likuran ni George. Ngunit nakaagaw pa rin ang atensyon niya ang tunog ng pagsara ng pinto. Buti na lang at humiga si Toby sa oras para makatakas. Ngunit sa ngayon, siya ay nasa gulat. Dahil sa silid na yon, natuklasan niyang minamaltrato si Edward. Kinabukasan ay tumawag si Toby ng pulis. Ngunit ang hepe ay isang mabuting kaibigan ni George. Ang mga pulis ay nagtatrabaho ayon sa kaugalian na gumawa lamang ng ilang mga tala at pagkatapos ay umalis. Nagpa siya ang mabait na magnanakaw na si Toby na kumilos. Sa gabi ay pumapasok siya sa kubeta sa basement. Matapos makita si George ay pumasok sa lihim na silid na yon. Pinulot niya ang pinakamalaking martilyo at sinunog ito. Ngunit hindi siya nag-iingat sa pagbagsak. Ano ang nangyayari? Ang hukom ay isang filantropo sa ibabaw. Ngunit nasa likod niya ang hindi kumukurap na pumatay. Dalubhasa siya sa pagpatay sa mga kabataan. Pagkatapos ay itatapon niya ang mga ito sa pugon. Pagkatapos masunog at maging abo, ibubuhos niya ito sa toilet bowl. 3 days na walang balita sa anak ko. Ang ina ni Toby, si Elizabeth, ay nag-aalalang tumawag sa pulisya. Matapos i-record ng pulis ang lahat, si Ascott ay napakakakaiba. Nakita niyang mala si Toby, dahil silang dalawa ang misteryosong celebrity na I can be one. Pumuslit sila sa bahay ng mga mayayaman na may graffiti. Mayroon silang higit sa 100,000 tagahanga online. Ngunit pagkatapos na mabuntis ang kasintahan ni Ascott, ay nagpasya siyang huwag na itong gawin. Ngunit alam niya na ang layunin ni Toby ay ang bahay ni George, pero hindi niya alam. Sa puntong ito si Toby ay naging abo at itinapon sa palikuran sa karagatan. Upang hindi ihayag ang kanyang sarili, ninakaw ni Ascott ang sulat ng hukom. Inilagay din niya ito sa drawer ni Toby. Pinamunuan niya ang ina ni Elizabeth upang alamin. Kaya't maaaring makatuwirang hiramin ang kanyang kamay at tawagan ang pulis sa bahay ni Judge upang suriin ito. Ang pinuno ng pangkat sa pagkakataong ito ay ang patas at matuwid na setyo. Kahit na si Judge ay isang mabuting kaibigan ng hepe, hindi ito gagana. Hindi nagtagal ay natuklasan niya ang basement sa ibaba ng bahay. Pero ngayon ay nilinis na niya ang pagkakaayos. Para mabilis silang makaalis, sadyang galitin ni George si Setio. Galit na galit siya sa oras na yon. Sino ang kaharap nitong matandang ito? Pagkatapos ay inilagay sa posas ang hukom. Ngunit si Setu ay walang tunay na patunay. Hindi nagtagal ay pinalaya si George. Nadama ni Elizabeth na siya ay medyo pervert. Sa katunayan, sa gabi ay nagdala siya ng isang binata sa bahay. Ang hukom ay isang pervert. Araw-araw para sa hapunan ay pinapanood niya sina Rick at Morty. Sa gabi siya ay naging isang homosexual killer. Isang araw, iniuwi niya si Wallace. Binuhusan din niya ang bawat tao ng isang baso ng alak. Umupo sila sa sofa at nag-uusap ng sining. Sabi ni Wallace, maganda ang painting sa dingding. Sinabi sa kanya ng hukom na ito ang kanyang ama. Sa simula, ang kanyang ama ay napakarangal sa kanyang puso. Ngunit isang araw, sa hindi inaasahang pagkakataon, nahulog ang loob ng ama sa isang lalaking yaya.
Pinalayas pa niya si George at ang kanyang ina. Mula noon, labis na kinasusuklaman ni George ang homosexuality. Takot na takot si Wallace dahil maaga pa niyang sinabi na may gusto siya sa mga lalaki. Ginamit niya ang dahilan upang pumunta sa banyo. Ngunit natuklasan niya na may pampamanhid sa alkohol. Sa paglabas, nahihilo at disoriented si Wallace. Habang nagbubuhos ng alak si George, ay sinubukan niyang tumalon sa bintana. Buti na lang at nakita siya ni Elizabeth. Pero at the same time na-expose siya. Galit na galit si George. Kinuha niya ang relic ng cellphone ni Toby. Nalaman niyang siya ang ina ni Toby. Napansin niya na araw-araw siyang binabantayan ni Elizabeth. Sinadya ni George na itago ang susi sa pinto para mahanap niya. Gaya ng inaasahan, pinasok niya ang bahay niya. Ngunit wala siyang nakita at natuklasan ni George. Pagising niya, pinutol ni George ang lalaki sa 8 piraso sa harap niya. Ang eksenang ito ay labis na natakot kay Elizabeth. Ngunit sinabi niya sa kanya, napakalaki ng katawan ng lalaki, kaya kailangan itong putulin para mailagay sa pugon. Hindi na kailangang putulin ni Aling Elizabeth, napapanatag siya. Pagkatapos ay naging abo din siya at nagpunta sa parehong paraan tulad ng kanyang anak. Sa kabilang banda, pumunta si Ascott sa bahay ni Toby. Natuklasan niyang nabubulok na ang pagkain. Alam niyang malamang patay na ang ina ni Toby. Si Ascott ay nakaramdam ng pagsisisi sa hindi pagtulong sa kanya. Kinagabihan ay pumasok siya sa bahay ni George na may dalang patpat. Ganyan silang nag-aaway, bagamat madalas na nagsasanay si George. Ngunit gayunpaman, bata pa si Ascott, kaya sagana ang kanyang lakas. Nang nahaharap sa ganap na kapangyarihan, si George ay walang awa na binugbog at sinabi ang lahat ng katotohanan. Iniligtas ni Ascott si Edward na isa 0 taon nang nakakulong doon. Bago siya umalis ay nagpaalam siya sa mga pulis. Pagdating doon ni Seto, nakatali na si George sa isang bar. Sa dingding may 4 na salita lang na I came biwa.